Video na ito ay tungkol lang sa DL codes at vehicle category. Vehicle category. Bigyan ko kayo ng reference. Ito ang mga vehicle categories. Iba-iba ang category para sa motorsiklo, tricycle, kotse, pampasaherong van at jeep at marami pang iba. Ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan para magmaneho ng specific na motor, kotse o anumang sasakyan. Kung naaalala nyo itong illustration ko, nandito siya sa bandang dulo. Isa-isahin natin ang vehicle categories. Simulan natin sa DL code A. Ito ang vehicle category niya. Ang DL code A ay mayroong vehicle category na L1, L2 at L3. Ang DL code A ay para sa motorsiklo. Ibig sabihin, para lang ito sa mga two wheels at wala itong pedal katulad ng bike. Okay, ang L1 ay para sa mga motor na hindi bibilis sa 50 km per hour. Ang L2 naman ay para sa mga motor na 3 wheels na hindi bibilis sa 50 km per hour. Alam kong nasa isip mo. Bakit hindi ito nakalagay sa tricycle category? Kasi 'di ba ang motor na may 3 wheels ay technically dapat nasa tricycle category. Well, ang sagot ko dyan ay hindi ko alam. Next, ang L3 naman ay para sa mga motor na lalagpas sa bilis na 50 km per hour. Ang mga motor na ito tulad ng Mio, ADV, PCX, NMAX, Raider, Aerox, Rouser na madalas mong nakikita sa kalsada ay para rito. Pumunta naman tayo sa DL code A1. Ang DL code A1 ay mayroong vehicle category na L4, L5, L6 at L7. Ang DL code A1 ay para sa mga tricycle. Alam nyo na, ibig sabihin para ito sa mga motorsiklo na may tatlong gulong at syempre wala ring pedal. Ang L4 ay para sa mga motor na may sidecar na lalagpas ang bilis sa 50 km per hour. Ang L5 naman ay para sa mga tricycle na may simetrikong disenyo na lalagpas ang bilis sa 50 km per hour. Halimbawa nito ang Bajaj RE. O kung tawagin sa atin ay bukyo o tuktok. Siguro pati yung kotse sa Mr. Bean, dito rin kabilang. Anyway, ngayon naman, huwag nyo sana akong i-bash sa susunod na ipapaliwanag ko dahil hindi naman ako ang gumawa ng vehicle category. Naghahanap lang din ako ng kalinawan at understanding tungkol sa DL codes. Okay? Okay. Ang L6 at L7 ay para sa mga 4 wheels na hindi bibilis sa 45 km per hour. Ang pinagkaiba lang ng dalawa ay timbang. Hindi ko talaga alam kung bakit nila sinali ang 4-wheel vehicles dito sa tricycle category. Comment down below kung anong tingin nyo dito. Ngayon naman, mapunta tayo sa DL code B. Ang DL code B ay para sa mga kotse at meron itong iisang vehicle category. Ito ay ang M1. Ang M1 ay para sa mga pampasaherong sasakyan na hindi lalagpas sa 8 upuan kasama ang driver's seat at may bigat ng sasakyan na hindi lalagpas sa 5,000 kilograms. Ang halimbawa dito ay ang mga sedan at mga maliliit na sasakyan tulad ng Wigo at Mirage. Ang sumunod naman ay DL code B1. Ito ay para sa mga van at jeepney. Isa lang rin ang vehicle category nito at ito ay ang M2. Ang M2 ay para sa mga pampasaherong van at jeep na lalagpas sa 8 tao pataas ang kadalasang sakay. At ang bigat ng sasakyan ay lalagpas sa 5,000 or 5,000 kilograms. Ang DL code B2 naman ay para sa mga light commercial vehicles. Meron lang itong isang vehicle category at ito ang N1. Ang N1 ay para sa mga sasakyan na nagdadala ng goods o karga na aabot ng bigat sa 3,500 kilograms. Sumunod dito ang DL code C na para sa mga heavy commercial vehicles. Ang DL code C ay mayroong dalawang vehicle category, ang N2 at N3. Ang N2 ay tumutukoy sa mga sasakyan na kumakarga ng goods na humigit sa 3,500 kilograms ang bigat pero hindi lalagpas ng 12,000 kilograms. Ang N3 naman ay tumutukoy sa mga sasakyan na kumakarga ng goods na humigit sa 12,000 kilograms ang bigat.
Ang susunod naman ay ang DL Code D. Ang DL Code D ay para sa mga bus. Meron itong isang vehicle category. Ito ang M3. At ang M3 ay para sa mga pampaserong bus. Ito ang mga bagong vehicle category na inilabas ng LTO. Yung iba ay nakakalito talaga at nakakaduda. Kaya kung may mga gusto kong linawin o sa tingin mo na may mali akong naipaliwanag, comment down below lang at pag-usapan natin yan sa comment section. At sana, i-like mo naman ang video na ito para malaman ni YouTube na importante itong makita ng ibang Pilipino na humahawak ng anumang sasakyan. Kung meron kang gustong talakayin sa susunod na video, sabihin mo lang sa akin at ako nang bahala. Yun lang muna at maraming salamat. Why? Stop it right now!